record high na naman ang nadagdag na bilang sa COVID-19 cases ngayong araw. Sa Metro President Rodrigo Duterte has declared a lockdown of the capital Metro Manila. Bawal lumabas ng bahay ang mga residente maliban sa frontliners tulad ng health workers, mga sundalo, at empleyado. Alam na nating lahat ang maraming nangyari ngayong taong 2020. Nakasulat na ito sa kasaysayan ng mundo, world history. At ang pinakatampo ay ang patuloy na nararanasan natin na pandemyang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang uri ng virus na kung saan ito ay nakakahawa sa mga tao. At maaari natin itong ikamatay kung mahina ang ating resistensya. Ang COVID-19 ay isa sa pinakadelikadong virus dahil hindi natin alam na hindi natin nakikita ang ating kalaban. Maraming salamat po sa mga bagong bayani, ang ating mga frontliners, at ito ay ang mga healthcare workers, bumbero, pharmacist, teacher, at sundalo. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo at hirap na ipinadama sa amin. Hi, ako si Jun Michael D. Flores, ang gampani ng bumbero. Bumbero, 7 letra, ngunit may libu-libong tukulin. Bumbero na tagapagpatay. Ang sunog ngayon ay isa sa mga pumuprotekta sa atin. Katulad ng mga doktor at sundalo, sila ay mga frontliner na nangangalaga sa atin. Sakit na hindi makita ng bagong bayani ang umaapula. Katulad ng sunog, mahirap apulain. Kahit puyat at pagod, hirap ay susuungin upang mailigtas ang ating mga mamamayan. Mga bagong bayani, may tuturing mga tagapagligtas natin. Saludo ako sa inyo mga doktor, sundalo, bumbero, mga guro at sa lahat ng taong nangangalaga at pumoprotekta sa atin laban sa sakit na patuloy na lumalaganap. Panibagong pagsubok na susuungin na may maging mas matibay at mas malakas ang mga taong nasa tungkulin upang tayong lahat ay mailigtas sa anumang dilubyong dumating sa atin. Isang healthcare workers ngayong panahon ng pandemya ay unang nangangalaga sa mga may sakit at tinamaan ng COVID-19 virus. Sila ang patuloy na nag-aari ng sarili para sa kagalingan at kaligtasan ng marami. Pagiging isang pharmaceutical, maaari kang gumana sa anumang yugto ng pag-unlad, paggawa at marketing ng mga gamot. Ang gampani ng mga pharmaceutical ngayong panahon ng pandemya ay pakikipagtulungan sa iba pang mga professional sa pangangalagang pangkalusugan upang magplano, monitor, at gumawa ng gamot na magiging epektibo at ligtas na lunas para sa COVID-19. Ako bilang isang guro, sa pandemya ang aking kinakaharap. Layunin namin mga guro ang patuloy na maipahatid sa aming mga estudyante ang dapat na kaalaman at maraming kaalaman na dapat nilang natututunan kahit sa panahon ng pandemya ang aking kinakaharap. Tao sa aming puso ang patuloy na pagtuturo online at paghahatid ng mga module sa aming mga estudyante, lalo na kung sila ay nasa mababang balitang palamo. Kami mga guro ay hindi titigil sa pagtuturo hanggat maibahagi namin ang nararapat na kaalaman at lakas upang matulungan at mahubog ang mga kabataan may pangarap sa buhay at nangangarap na umunlad para sa kanilang pamilya at para sa ating lipunan. Bilang isang guro, hindi mapipigilan ng kahit na anong pandemya ang aming gampanin para sa ating mga kabataan upang sila ay patuloy na matuto. Dahil alam naman natin ang kabataan ang pupuno sa ating mga susunod na henerasyon. At kailangan natin silang tulungan upang mabigyan ng mas maraming kaalaman at mabubog para sa kanilang ikauunlad na para na rin sa ikauunlad ng ating lipunan, ng ating pamilya. At kahit na ang ating mundo ginagalawan ngayon ay nahaharap sa isang malaking pagsubok, sa pamamagitan ng taus-pusong pagtuturo, pagtutulungan, pagkakaisa, at tiwala sa ating puumay kapal, alam natin na ang lahat ng ito ay ating malalagpasan. Basta tiwala lang sa sarili, tiwala lang sa ating mga guro, at kami mga guro, magtitiwala rin kami sa inyong mga estudyante na ang lahat ng aming tinuturo ay hindi masasabi.
kahit na online, inyo pa rin itong natututunan, inyo pa rin itong aaralin, at inyo pa rin itong isa sa puso at isa sa isip para na rin sa ating ikauunlad. Dalo ay may tungkuling sinumpaan, layunin ay maglingkod sa ating bayan, hangad ay pawang kapayapaan at iligtas ang ating bayan. Kaya sila ay ating suportahan at huwag husgahan. Tungkulin ng isang sundalo ang iligtas ang ating bayan at ihubog ang mga kabataan sa maayos na kinabukasan. Hangad ay makamit ang kapayapaan at nagsasakripisyo para sa ating bayan. Bilang isang kabataan, ang gampanin nito ay maging mabuting huwaran o isang mabuting ehemplo na kung saan makatutulong sa pag-unlad sa kanilang mga kasakupan. Ang pagmamahal at pagiging pag-asa ng bayan dapat makita sa pagiging mabuting mamamayan, una sa pamilya bilang huwaran ng anak, pagiging maka-Diyos na may takot sa kanya, pagiging makabayan sa pagsunod sa mga batas at pag-iwas sa mga masasamang misyon.